Hey guys, welcome back to my channel. Ako pala si Belchadis Danoco, ang marinong palaging kumakain na hindi nagbabayad. At to this topic guys, ipapakita ko sa inyo ang gawa kong ito, Drop Survey Reader's Kit Operating Manual. Ito siya, yung mga gawa ko nito. By the way guys, kung sino pang hindi nakasubscribe sa akin, just to hit the subscribe button and click the notification bell para ma-inform rin kayo sa mga panibago kong videos. So, okay guys, ito gawin na natin nung gawa kong bagay na gamit ng mga officer sa barko, lalo na sa mga chief officer sa para sa drop survey na gagawin namin, lalo na sa bad weather or nasaan kurahin na magloading na napakahirap gamit ang drop basket sa pupa, sasakay ka doon tapos may swill or kailangan pang ihanda yung pilot ladder para bababa ka doon sa midship na napakataas ng freeboard. Saka di lang sa midship, pati din yung sa forward drop marks at saka sa kailangan mo ng ladder doon kung wala kang provision pin. So sa ngayon, kahit pa meron kang drop ladder or provision crane na sakay ka sa basket, kung meron ka lang nito, so hindi na kailangan, hassle free na siya, hindi na kailangan ng tao, less na yung time na i-consume mo at saka magagawa mo ito na ikaw lang mag-isa at saka pinakasip ito sa mga drop readers, lalo na sa chief officer. So okay guys, pisan na tayo, pisan na ng pin. Ito yung contents ng manual ko na gawa. Safety instructions, parts list, spare part, product introduction, product setup, and operation. So, punta tayo sa ito, basahin natin yung safety instruction, no? Sa nakikita nyo dito. Safety instructions, ito MRB-966 yung brand. This user manual must be read and understood before use. If in any doubt, ask your supervisor or sa chief officer kung junior officer ang gagamit before using this equipment. So, refer to the user's manual as a reminder once you are ready about how to operate the equipment for your convenience. Always wear personal protective equipment, PPE, including helmet, eye protection, safety shoes, and gloves. Be aware when using the tool, especially in forward and up stations, without any obstructions. Kasi minsan na magbasa tayo gamit itong instrument na ito, hindi natin makita na maraming lobby doon o yung beads, mga rulers. Hindi natin mapansin, so maaaring natin kadisgrasya, no? Never step or stand on high tension mooring ropes, lalo na nasa puerto tayo. Putin nyo ang loading or magalaw, maalon. Delikado, mapitikan tayo sa mga mooring ropes. Observe always safe working practice at all times. Parts list, reading apparatus, ito by numbering, ID number, description, quantity, ito yung image niya, ito yung siya, ito. So number one, ito, carbon fiber yung material niyan, carbon fiber tube section yung pole niya, ito yung number one. Number two naman, rubber removable clamp, spacer plus cable tie, PVC front spreader, adapter plus GI bolt and nut assembly. So ito yung number 2. So isang set siya. Ito yung picture niya. Ito yon. Tapos number 3, carbon fiber wing tube, point A and point B. Ito yon.
wing tube niya, point A, and point A at saka ito, point B. Sinama ko na rin yung pagkan assembly niya, yung pulley niya na single pulley. Number 4, chrome coated steel spreader pulley plus plastic fiber tension chuck choke nut assembly. Ito yun. Ito yun siya. Yan sa picture. Number 5, chrome coated steel single pulley point E and point B. Ito niya yung sabi ko, point E, single na pulley. Chrome coated siya, point E, point B. Number 6, cradle clamp assembly for smartphone. Ito yun, yung hawakan ng cellphone. Connected yun sa camera mo. Yan o, ito yun. Number 7, plastic fiber reel. Ito, plastic fiber reel. Ito na siya, naka-reel niya. Number 8, 1 mm times 30 meters nylon hoisting rope. Double siya, gawin mong double para sa wing niya na point E at saka point B. Ito yun. Suggest ko sa inyo, mas mainam na gamitin kung mayroon kayong ano on board, yung silk line. Dahil ang silk line kasi malambot siya, hindi siya lumalaban, hindi siya pupulupot. Kasi kung nylon, yung pangawil natin, pupulupot siya, saka lalaban siya, kasi nga, ika nga plastic yun. Ito yung plate, ito. Saka yung silk line ang labis, kung mayroon kayo on board. Ito siya. So number 9, chrome coated swivel snap hooks. Ganun din, point A and point B. Ito siya. Connected siya dito. Number 10, aluminum spreader tube plus retractable carriage. Ito yung aluminum. Itong the best na gamit ko dahil napakatibay nito. Maliit siya, hindi siya masyadong pumalakas ang hangin, hindi siya makapal na maaring pantarin ang hangin. So yung carriage niya, lagayan ng kuwan, flashlight. Ito, lagayan ng camera. So, number 11, aluminum fitted camera holder. Ito, camera holder. Siya. Number 12, aluminum fitted flashlight clamp. Ito, flashlight clamp. Holder ng ano to, flashlight. Ito yung flashlight. Saka, number 13, GI swivel bolt and nut assembly. Ito yun siya. Swivel bolt and nut assembly. Saka yung panghuli, yung sling. Sling mo ito. Lagay ito sa dito, puwit ng pull mo. So ito guys, ito na yung ano natin, assembly. So marami tayong mabasa dito sa manual na gawa ko. Mga product introduction, ito, technical data, kung mga dimension niya ng material na ginagamit, saka yung tibay niya, yung ito, breaking strength niya, breaking loads, kung ilang kilo yung kaya niyang buhatin bago siya putol o maliyak. Ito yung guys, product setup. Sinisit up ko na by numbering. Ito siya na arrangement. Okay, gawin na natin. So, dito siya ng 20 cm. So,
una from pool, number one, number two, itong slicker niya. Simli ng number 2. So, yun. Start natin. Sikat mo siya lahat yung number 2. Dali lang po, wala lang po 15 minutes lahat. So yun. Maybe. Hello? Oh, sige na. Okay, nasa sila tanana? Ah, sige, sige. Ah, okay, okay. Yeah. Ito, extended ito hanggang 1 meter. Ang gamit nito is yung malakas yung hangin para hindi masyado iikot yung ano natin itong slider na holder na kamera. Pag hindi naman malakas yung hangin, pwede rin siya i-adjust mo. Naka-design ito, 60 cm ito yung dipan niya. Kung naalala nyo yung dipan ng kable ng crane natin, deck crane, yung lapad ng block, ito yun. Doon ko ito kinuha dahil yun nga, hindi nga siya iikot eh, kahit ang haba ng area ng kable ng crane natin i-crane. Ito. Rubber spacer to. Ito. Dagyan lang tayo wire. Ito yung purpose niya. So, dito na yung number 1, number 2, number 3. Pang-apat is yung kutip. Chrome kutip is trigger. Tuloy. Lapin mo dito, pasok sila din. Laro niya ito, tension niya ito, nag-replace siya. Lima, chrome coated, steel single pulley. Ito na yun siya, 20, saka ito 50. Napakanin. Plastic fiber reel, yan dito. Actually guys, ito ang design talaga nito is nasa taas, ganun yan, right handed dito. Pero kaso lang, hindi ako sanay, nilagay sa ilalim, nagiging lipan din tuloy.
ang left-handed is kung sinong kamay yung umiikot, gamit ito mo. Sabihin niya. So yung left-handed. Pag right-handed naman, yung left na kamay, siya umiikot. Okay? So, kung sa baba mo ito ilagay, nagiging left-handed. Kung ganun naman, hindi pwede dahil dito yung left niya sa harap eh. Ito yung nakalins na tinamada niya yung lupit. Ay yung, yung nailo niya dito sa loob ng rail. Ito yung cradle clamp assembly for smartphone. Ito siya. Malo, ito na yung pinataano niya. Hoisting rope. So, sa manual, ang sinasabi dito is 30 meters width. Kasi dapat dalawang lubid. So, isang pulko. So, itong pulkoting swivel sample number 9. Sa pagkali na natin ito. Sabihin yun na. So, saan ko aluminum spindle tube? Ito na siya. Sabi. Flashlight. Holder ng camera sa flashlight. Ito camera.
siya. Tapos pang 13 yung guys will go na na assembly ko na, yun na siya. Dito dito. Dito naman sa grabo. So, dito na siya guys. So atasin na lang ito dahil yung clearance lang sa civil ay yung pulley sa civil nice lang po sa kakabila dito sa Alfa Bravo ipantay eh. So ipantay nga ng patali. Yun. Lagay natin ito sa kupa na nilagay ko. Ito pala yung sling. Sling nya. Yung GoPro. So yun na siya guys. Dito na. Ito total nito wala lang itong 1 kilo. So sa isang ano natin napakalit niya pero matibay ito 9 kilos ito times 2. So 18 kilos. 18.4 kilos pwede niyang buhatin. So dito ilagay yung tipon mo. Pwede na siya gamitin anytime. So, gross weight niya kung makita nyo dito yan yun yung gross weight niya is 1.31 kilos. Alinlangan na mag-message sa channel ko or sa Facebook account ko para mabigyan ko kayo ng sagot sa mga bagay na gusto nyo itanong sa akin. So maraming salamat pala sa inyo ulit po. Don't forget to hit the subscribe button. Kasama na rin yung like at saka mag-comments kayo. And click also the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos. Thank you guys. Happy weekend.